This is Kenzie TV at ito po yung second episode na ating gagawin na video reaction about dito kay Boss Jaffer. Ito yung update, pagtulong niya kay Gyogido. Ito yung pangalawang update na i-interviewin si Gyogido ni Kuya Lev, no? Lev Show. yung channel niya po is Kuya Lev Show. Yun po yung channel niya. So yun, bago ko simulan uli, no, ma-review, no, avail na po kayo sa t-shirt ni Boss Jaffer. Napakaganda po, smooth na smooth yan sa katawan at hayahay po, no. And yan po, kontakin nyo lang po Miss Jamming Nocom for order, para po maka-order kayo ng ano. At siya po yung pwede nyong kausapin. Siya lang po yung pwede nyong kontakin, no. At pagdating naman po dito sa kanang bahagi is yan po yung mga napeflex nating channel at nagpapa-shoutout. So, kung kayo po ay nanonood o nakapanood, please subscribe nyo po sila at iwan po kayo ng bakas, hashtag KenzieTV. And doon naman sa mga napeflex ko na channel, please balikan nyo po sila at mag-iwan din po kayo ng bakas na hashtag KenzieTV, no? KenzieTV, KenzakiTV, no? Hindi KenzieTV. So, yun, shoutout ko lang sila, no? Mega love shoutout kay Lakay Jerry TV, Triple One TV, Douglas Emerson, RCP Official, KSA, Noel Villagarcia Official, CJJ Explorer Vlogger, Boss Frank 25, Eugene Kang, Maddie Velasco TV. So, ayun po, sila po yung ating ipiniflex ang channel. Sana po ay masuportahan po natin sila. At sana po ay magtulungan po tayo para din po sa ating, sa kinabukasan ng ating channel. So, tara mga ka-review, atin ang siya sa atin ang video na ito na pag-i-interview, no, kay Gyogido, no. So, by the way, kumakain din ako ng saba, no? Saba na saging, no? So, kain po tayo. This, tawag dito, this video is, hatid sa inyo ng saba. Nilagang saba. Tara, panoorin na natin. Wala na rin naman tayong hinihintay. Hello guys, dito kami. Para interview si Kuya Gyogido. Yan po ang nagano ng nag-ayos ng pagtubuha at pagkakala sa si Kuya Lev Show. Yan po. Subscribe nyo po siya mga ka-review, no? Si Kuya Lev Show. Anong direction nyo? Ito mga ka-sir, gagawa lang tayo ng update na video para kay Kuya Gyogido, para dun sa plano natin papakapitan siya ng anong tawag doon sa leg or chicken leg? Ano yung pato? Chicken leg. Ano daw? Chicken na, no? Chicken leg. Wala ko talaga doon sa jabber. Lakas mga, ano, mga punchline. One. So, kasama natin si Kuya Lebs. Yan ay director, producer. Kajak pa tayo, may tumulong sa atin na magkukover sa lahat ng mga siya, yun, mula sa pagkabit, sa training, hanggang sa maglalakad na si Kuya Gyogido. So, yun, si Kuya Lebs, gumagawa din siya ng short film. Kaya, nakiusap lang ako sa kanya, buti pinagbigyan. Mga kababayan. Hello guys! Dito naman si Kuya Lebs upang pagsapan ng mga nangyari sa lipunan. Yeah, yo, what's up? Dahil sa trahedyang... Trahedya! Trahedya talaga! Trahedya talaga eh, alam. Dami ko rin tawal. Trahedya ba naman? Trahedya ba tawag doon, mga ka-review, ano? Kuya Lebs talaga, oh. Okay, dito tayo ngayon sa bahay nila Kuya Gyogido. Interview natin siya kasi medyo dun sa nangyari sa kanya. Ayun nga, yung alam niyo naman siguro guys, yung nangyari sa paa niya, naputulan siya. Kuya Gyogido, musta? Ito, ayos na, medyo maayos na.
Oh my God. Okay, okay, bandi na, ano bandi naman na? Wala sugat din nakirot, oo. So, wala na, no? Nawalan siya ng sidekick. So, ano bang, ano, yung simula nung nawala? Ano bang, hindi, ano bang nag-iba? Ulitin natin. Nag-iba sa bago mong buhay ngayon. Ulitin ko lang, ma-review, medyo naguluhan ako sa tanong eh. So, ano bang, ano, yung simula nung nawala? Ano bang? Tanong na wala, Kuya Kev. Kulit eh. De, ano bang nag-iba? Nag-iba sa bago mong buhay ngayon dahil wala ka nang pa? Marami. Hindi na makapagtrabaho. Siyempre. Dahil tricycle lang alam kong hanap buhay. Ay siyempre, hindi makapag-tricycle. Putol na ang paa. Hindi na makapag-cambio. Ay, so tricycle pala. So ilang taon na po kayo nag-tricycle? Magtagal. Siguro mga 10 years na. Tagal. So, ilang taon na kayo kagito? 39 po. 39. 39 square kagito. Oh. Uy, seryoso yun ha, yung thumbtacks. Oh, so, guys, nagsimula pala to dahil nangyari ito, yung paa niya na thumbtacks, na tusok. Ano na pala yun, no? Manhid na eh. Manhid na, no? Mm. Tapos, kaya ko lang nalang. So, ganun pala pag diabetic, talagang wala nang nararamdaman? Nung, wala nang manhid na eh. Manhid na yung paa niya. Ganun pala yun, no? Pag may diabetic ka, tapos nagkasugat ka, ano, wala ka nang mararamdaman. Tama po ba? Parang, siguro, nagmanhid na yung, ano, ni Kay Guido, dun sa pagkaka-tantax, is yun yung, siguro, parang, kumalat na yung infection, at parang nagkaroon na ng bulok yung kanyang, ano, or, sa sobrang nana. Di ba minsan pagka ganun meron tayong parang nagmamanhid na kapag nagkakaroon ng nana yung sobrang nana. Hindi niya naramdaman na may nakabao na palang thumbtax. Eh, diabetic siya. So hindi niyo alam kung saan niyo nakuha yung thumbtax? Hindi ko nga alam kung saan ako na thumbtax. Pero alam ko, sa loob ng bahay namin, dahil siyempre yapak ako. So, kung sa labas man ako na thumbtax, hindi ako man... Sa loob ng bahay namin yung bago pa naramdaman yung nag-ano ako, naglalakad ako na lagitik sa times. Yung pala tamtax. Doon mo na nalaman. Oo, may tamtax pala na ano. Pero wala na, nung nablook na yung ano? Oh, hindi pa, nilinis ko siya eh. Oh. Nakaano pa yun, siguro mga isang buwan. Kala ko magaling na siya, naka isang buwan. Nakita ko, medyo bulok na yung loob. Pero hindi pa rin siya nasakit. Hindi pa rin siya na ano, hindi. Inaya ko lang. Inaya ko, hindi ko siya pinapa-check up. Kala ko, binabaliwala ko lang. Kala ko, ayos na eh. Nito nung mga tatlong buwan, nangamoy na lang siya basta, ikaw siya. So parang, anong nangamoy? Parang, ano na, parang lata na? Parang gayo. Hindi. Nabubulok na. Yun eh, kinumpay na ako. Yun na, kinalatas muna. Parang pang pakayod lang, pautas. Ay, hindi daw kaya, dapat talaga patulin na. Napakasakit sa, ano, yung kakayurin lang. Hindi na, hindi na kaya sa gamutan, no? Mamamatay siya. Mamamatay pala, no? Possible pala yun. Kung hindi po putulin yung kanyang paano, no? Karagyo is pwede rin itong maging sanhi ng ikamatay ni Fedido. Kaya siguro nag-decide na siya na ipaputol yung kanyang talagang dintian. Ay, paha pala, paha. Uriksin, kumalat na eh. Kumalat na. Pag hindi pinutol, kakalat sa buong katawan mo. Kumalat na yung infection niya, tsaka yung antet. So, ganun talaga, no, mga ka-review, no. Dapat, kung sakasakaling nangyari man na ganun ang mangyari, no, may nangyari na ganun, gulo. Unang-una, siyempre, lilinisin niyo. At siyempre, mas maiging i-consulta niya sa doktor para hindi lalo lumala, no. Dito siguro may naging kapabayaan, parang inano na lang niya na parang ganun lang, so kahit sino naman tayo naman, o konting sugat lang minsan ay gagaling na yung bukas yan, parang ganun. So hindi pala ganun, no? Hindi pala ganun dapat. Kung sakaling may sugat ka at nakita mo lumalala, mas maiging dalhin natin doon sa mga doktor na pwedeng makatulong sa atin kung paano susolusyonan yung mga ganun problema. Ano, natanggal ang infection, ng hindi na matanggal dahil ano eh, nabulok na nga ang loob eh. Okay. So okay mga kasur, baka magtaka kayo kung bakit kasama ko si Kuya Lebs. Yan si Kuya Lebs, nakiusap kasi ako sa kanya, siya ay director
producer, mga short film, sa pag-edit, the best. Siya yung gumawa ng intro ko, yung sa Buhay Driver. So, nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng i-cover niya yung ito, kay Kuya Gido, mula sa training, sa pagkabit ng paa. Pagkabit ng paa, at saka yung paglalakad na. Kasi ako hindi ko magagawa yung ganun eh. Dahil siya, Kuya Lips, kasi maganda yung mga gamit niya. At saka ako nagdadrive kasi ako. Kaya, salamat! Okay kayo. Nung sa recording niya, yung nilibre niya ako mag-record dun sa studio niya, yung Laban Pilipino para sa mga FW. So, abangan nyo sa kanyang channel, yung mga iba pang mangyayari. Update lang kayo. Yung documentary ni Kuya Gido. Yan yung kanyang... Ang magiging title natin, documentary ni Kuya Gido. Yan yung kanyang YouTube channel, Kuya Live Show. Yan. So... Okay kayo. Ang gagawin muna natin ngayon, Kuya Gido, kasi meron na tayong 100,000 eh. Kasi yung unang vlog ko kasi sa kanya. At ayun pala, nakabuo na sila ng 100,000 fans. Ito yun lang din yung gusto ko, no, kay... Pagkita nga, panoorin natin, ulitin natin. Bago ko komentuhan to. Okay kayo. Ang gagawin muna natin ngayon, Kuya Gido, kasi meron na tayong 100,000 eh. Kasi yung unang vlog ko kasi sa kanya, yun nga, sabi ko dun sa mga, sa world friends ko na, kailangan natin ng ma-reach yung 100,000 kasi yun ang budget para mapakapitan siya ng pa. So ngayon, meron na tayong 100,000. Maraming salamat dun sa mga tumulong, lalo na yung mga small YouTuber. Sobrang thank you talaga. Nakaipon tayo ng 100,000. So ngayon, kasi meron pang proseso eh. Kailangan mo munang magpa-referral. Kukuha tayo ng referral doon sa nagputol sa akin, sa doktor. Yung mismo nagputol sa'yo? Para katunayan na pwedeng na talagang kapitan ng paa. So yun o, mga ka-review, no? Nakapagpansin na pala ng 100K para dito kay Kuya Gido, no? So doon sa mga tumulong, maraming salamat po. Naway lagi kayong i-bless ni Lord, ano? And lalo-lalo na rito kay boss sa Jumper Sniper na siya ang naging daan para matulungan itong si Kuya Gido. Pero sabi niya naman 6 months. Eh, 6 months mula dun sa pagputol, pwede ka nang makabitan? Oo. Eh, naka 8 months na, lampas-lampas na. So, saan? Hihingi lang tayo ng referral sa kanya para katunayan. Saan ang hospital yun? Diyan lang, sa Mijabes. Ah, diyan lang? So, kukuha pa lang? Kukuha pa lang bukas. Yung treatment mo? Dahil... Saan kayo dito? Doon na rin sa Makati, doon sa pagkakabitan ng paa. Ah, sa Makati ka kakabitan? Oo. Ay, ibig sabihin, ikaw mismo bumunta ng Makati? Oo. Kaya nga matagal doon. Ay, ibig sabihin, sa Makati ka magtatagal? 3 weeks? Mga 3 daw, sabi ng Tita Vicky. 3 weeks siya sa Manila? Hindi sa Cavite? Sa Cavite kami titigil. May sarili namang sasakyan. Araw-araw po yun? Araw-araw, everyday. Tay therapy siya. Punta kami ng Makati. Taga Cavite siguro to si Kuya Lebs, no? Shout out Kuya Lebs. Pero sa 100,000 na yun, cover na lahat-lahat. Siguro. O, basta kasi, yung 100,000 kasi, yun na yung... May naaway mo dyan. Naaway ka na naman. Kaya target natin, basta yun na yung... Kasi hininto ko ng hininto ko na kasi yung mga marami pang gusto mag-donate, hindi ko na tinanggap kasi hanggang 100,000 lang kasi yun lang yung nasabi ko sa kanila. O yung 100,000 cover na yun. Oh, cover na yun, nice na yun. Hindi ang kailangan nga lang natin pagpunta natin do. Kailangan pandown daw agad, nahingi agad daw ng pandown kahit kalahati. Yung pagka nag-down ba tayo? Ang dinadownan mo yung mismong kakabitan. Yung paa, yung ganun. Hindi ba pwedeng yung bayaran na siya ng buo, kaagad? Pwede. Pwede hingin na lang tayo ng receipt. Kasi gusto ko makita lahat ng natin. Kasi siyempre, pera ng kababayan natin. Yes, tama. So, ito yung ito yung kung bakit nagustuhan ko at naging idolize ko si Boss Chopper is napaka-transparent niya po pagdating sa mga gintong usapin, no, about sa mga tumulong o nagbigay ng tulong kay Kuya Gido, no. Ang gusto niya kasi ipakita sa tao na yung mga tinulong ng mga viewers niya o supporters niya, subscribers niya o ano man is maibigay at maiparating niya lahat kay Kuya Gido, ano. So, yun. Kaya ako salut na salut dito kay Boss Chopper at grabe, napakabait niya at talagang ahanga at ahanga, maski man siguro ikaw, di ba?
Kaya ito ngayon nandito si Kuya Lips para ma-documentary lahat. Para walang ano, para maiwasan natin yung mga ibang mga alam naman, mga Pinoy mga mag-isip. Okay, so yun guys, maitigil muna yung ano natin, interview natin kasi meron tayong pupuntahan. And stay tuned na lang sa mangyayari, stay tuned na lang po sa ating document. Makikita nyo na lang to pag after na natapos yung document natin kay Kuya Guido. Baka nyo yung ibang update sa channel ko, sa mismong channel ko para mag-uusap kami na off-cam, tapos sasabihin ko na lang sa inyo kung paano. So Kuya Guido, ano pang yung last word mo sa mga kababayan natin na kung sakaling magkaroon sila ng diabetes sa ano nila, sa health nila, ano pang pwede mong ima-advise? Pag sila yung nagkasugat at sila yung diabetic, magpa-check up na agad sa doktor. Huwag na agad nila balawala eh, no? So, yun o. Kahit kaperasong sugat lang, pa-check up na nila. Pa-check up agad, okay. Para, ano, siyempre diabetic, mahirap pagalingin ng mga sugat pag diabetic. Oh, matindi yan, no? Sa sugat. So, yun o, yung payo ni Kuya Guido sa mga may diabetic dyan, no? Kapag kayo ay nagpasugat, kahit kakaperanggot lang, is mas maiging i-consult nyo agad sa inyong mga doktor, ano, para naman maagapan at hindi lumala yung inyong sugat, no. Shout out sa iyo, Kuya Guido. Maraming salamat dun sa impormasyon na yon. At tayo'y tutuloy ulit sa panonood. Sugat pa lang, hindi na gumagaling, di ba? No, kaya yun ang mga payo ko sa kanila. Sige, narinig si Kuya Guido. Ano pala, pagka iti-treat ka na, kasi sa Makati pa lang treatment. Oh. Ang uwian mo, uwi-uwi ka sa Cavite. Oo. Oh. Kasi nasa nasugbo tayo ngayon mga kasuwerte. Siyempre, pag nasa nasugbo tayo, layo. Oo. Oh. So saan sa Cavite? Sa Bacoor? Sa Bacoor. Sinong pupunta mo doon? Tiyahin ko, yung tumawag sa'yo. Ah, siya. So may ano sila, may sasakyan sila? May sasakyan doon, hindi kayo, ano nga. Ayun ang pwede nating mahiram-hiram yun para tayo makaano ano sa mga siyempre pag tayo aaral kila araw-araw kila mamamahalan tayo. Pero pwede na silang ano doon, sila nang pwede na lang i-cover yung ganun yung sila nang tutulong sa iyo sa papunta doon sa Manila pa Bacoor. Basta may pang-prudo, may pang-gas, pwede na yun. Hindi na tayo aaral kila. Dahil pag tayo aaral kila araw-araw mas baka malakihan pa tayo. Kasi ang gusto ko sana mabili na yung ano yung kasi yung inipon natin pera kasi na 100,000 para talaga yun sa paa eh. Yung sa artificial na paa. Okay, ta. So ang gusto ko sana yung bayan. Ang galing no, mga sir no. Mga boss, mga sir, mga ma'am no. Ang galing ni Boss Jabber. Yung hawak-hawak niya ng pera, gusto niya na agad i-release at makuha ng buo yung prosthetic na paa ni Kuya Guido no. Na parang gusto niya ipakita na maayos at malinis yung pagkakagawa niya ng gantong programa o adhikain, no? Adhikain niya para sa vlogs niya dun sa para makatulong o tulungan si Kuya Guido, no? Salut talaga. Saludong saludo sa iyo, sir. Tara na yung ano? Yung mga expenses. Oh, para yung para do sa leg. Yung sa paa, yung paa mismo kung yung ano, kung paano man gusto mo malaman yung ano, kung ano ba talaga ang kasi medyo na ano pa ako, hindi ko pa alam talaga ang gusto mo may yung pinakabuuan. Buuan talaga kung ano ba yung sabi nga ni ang yan yung pinasa sa akin ni Mian. Yun na yung napili mo. Oh. Oh, yun yung ipakita ko lang sa iyo sa nasa Messenger ko yun eh. Pinost ko sa Facebook ko. Yun, kung yung paa na yun mismo, in particular na artificial leg na yun, kung yun ba yung, magkano ba talaga siya? Ayun, yun. Okay, nakita ko ngayon. Yan, kasi kung para at least, kung mayroon pa mang ibang expenses, basta ang importante, yung target natin na makabili ng artificial leg. Na ano na nabili na natin. So yun ang pinakabuo, yung pinaka-target ng itong mission na 'to eh. Update na lang kayo mga kasuwerte, abang-abangan niyo lang mga iba pang mga pangyayari. Kaya lang kami nandito para kasi marami nag-aabang eh. Ano na nangyari kay Kuya Guido? Yan, hindi ko nga magagawa yun kasi nagda-drive ako araw-araw. Sunday lang yung bakante ko. Kaya nagpatulong na ako kay Kuya Lips at salamat at na ano. Siya ang mag-cover. Ng lahat. Lahat, hanggang sa makabitan nga ng pa.
So yun, no, mga ka-review, no, nakatapos na naman tayo ng isang video reaction about dito sa second update ng Guido recovery, or yung tinatawag title ko na ang pagtulong kay Guido ay kay Kuya Guido by Japper Sniper, no. So yun, mga ka-review, no, meron na naman tayong isang natutunan dito, gaya nga ng sinabi ni Kuya Guido, na kung ikaw ay diabetic at magkaroon ka ng kahit anong, kahit maliit na maliit na sugat lang, mas maiging consult nyo na agad sa doktor para hindi na ito lumala. So, huwag nyo na pong antayin na lumala pa yung sugat na yan. Mas mainam is meron tayong consultation sa isang doktor para masabihan tayo kung ano yung mga precaution, kung ano yung mga dapat gawin natin upang maiwasan ang paglala ng sugat na yun, ano. Kasi minsan sa simpleng sugat lang is nagkakaroon nyo ng problema. Minsan pag lumala yun, yung pa yung ikina, kumbaga, yung pa yung ikakapahamak ng buhay mo, no, sa simpleng sugat lang. So yun, mga ka-review, ito po ang part 2 episode ng pagtulong ni Boss Japper kay Kuya Guido, no. So hanggang dito na lang uli ang aking video. So peace out.